Sa wakas, nakapasok na ako sa may airport. So after ng immigration, papasok na ako, diretso na ako dun sa boarding area. So 111 yung boarding area namin. So yun, papunta akong Palau to process our business permit and siyempre mag site visits. So that's it. So see you there. And I don't know what's gonna happen there. Palau. So dito napansin ko isa, parang Filipino lang din kanina. Pag punta ko dito sa ano, sa hotel, yung nag-entertain sa akin is Filipino. So halos yung nagsundo sa akin dito kanina is Filipino din. So parang Filipino community nga dito. Ayan, second day ko dito sa Palau para mag-process ng papeles ng company. So medyo maulan dito sa ano sa ngayon at basa ko kanina kasi umulan. So holding ngayon umulan. So pagdating ko talaga umulan. So habang nagpa-process ako umulan. So ngayon ay natapos ko rin yung araw. Wala pa akong natapos sa trabaho pero wala, may natapos ako na araw. Dito sa Palau, kailangan may sarili kang kotse kasi walang taxi dito except dun sa mismong city. Pero sa mostly sa buong part ng Palau, kailangan ng kotse. So yun, pagpupunta ka rito, kailangan na mag-ano ka ng kotse. Mag-rent or if dito ka na mag-stay, mas maganda meron kang sariling sasakyan kasi sobrang mahal ng sasakyan dito. Imagine mo, sa isang araw $43. $53 yung isang araw ng isang kotse dito. So malaki-laki din 'yun kung i-convert mo sa Philippine money, 'di ba? So yun, ngayon is gala muna tayo. Dito ako sa kotse ko. Dito ako sa kotse ko. 2 days lang ito, tomorrow. So ito yung gagamitin ko for the meantime na wala pang kotse na available sa company. So let's ride on. Tingnan natin yung mangyayari ngayong araw. Okay? So dito guys, sa sobrang dami ng Filipino dito. Halos karamihan sa mga tindahan dito may Filipino. So hindi ka mabuboring kung kwan. Hindi ka mabuboring kung papunta ka dito. Ang restaurant. Ayan, halos mga Filipino dito ang makikita mo, makakausap mo. At saka malalaman mong Filipino kasi syempre yung mukha. Tsaka yung kakaiba. Iba naman din ang taga Palawan kasi iba rin yung mukha nila. Compare mo din sa mga Japanese at saka yung mga Chinese. Maraming Filipino rito kasi mga Filipino dito masisipag. Sobrang sipag ng mga Filipino. Kahit naman sa atin eh. Kaya dito tignan mo, walang magaanong unlad. Hindi gaanong unlad ba compare mo sa Pilipinas. Tsaka mas prepare nila rito yung mga Filipino ng mga workers kasi nga mga masisipag. So yan. So yan yung bridge dito na nagdudugtong ng Koror at saka ng Airay. So maganda bridge to. So isa lang ito sa pinakamalaking bridge dito sa buong
ano, yung linya niya is tingnan niyo, pansinin niyo yung ano, kung napansin niyo yung daan, puro solid yellow na dalawang line na makikita niyo. Di ba? So dito kasi sa Palau, ano, wala silang overtaking. Hindi sila pwedeng mag-overtake unless talagang necessary. Halimbawa, tumabi ka or mabagal ka masyado, doon lang talaga sila nag-ano. Doon lang talaga sila may chance na mag-overtake. Kaya, tingin kung nakikita niyo, tingnan mo. Pansinin niyo yung daan mula rito, ganyan. Sa restaurant. Mga Pilipino dito. Si ate. Ano pangalan mo, ate? Jane. Hi, ate Jane. Oh. Sa YouTube. May YouTube ano ako yung vlogs. Hindi na-download po. Vlogs. Kasi gusto kong pagkapirahan later. Ngayon, hindi pa eh. So, dito halos mga Pilipino. Pag pumasok ka sa ano, sa mga restaurant, lahat dito printing doon. Sa Pilipino. Halos Pilipino yung mga staff nila to. Anong store to dito? Anong store? MJ Restaurant. So, MJ Restaurant. Dito na kayo. Mga Filipino galing sa Pilipinas, may MJ Restaurant dito. Mga Filipino mga staff nila. At saka, Filipino owner. Filipino owner to siya. So, dito sa MJ Restaurant, marami kang mabibiling mga Filipino food sa dito. Ito sila. $4. Oh, let's see. Which one? Pepsi. Bayad na. Calamari. Pepsi. Pepsi, okay. Dito ako sa labahan ngayon, nagpalaba ako. Kasi yung damit ko kunti lang para sa Monday, may mga akong susuot na panglabas-labas at saka yung mga ano ko. Mga pambahay ko, kunti lang madala ko kasi para hindi masyadong maraming dadalhin sa baggage, kaya kunti lang dinala ko, so kailangan ko maglaba. So ito yung labahan nila dito. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Kasama ng mga nagtatrabaho. Ate, nagtatrabaho kayo dito? Ha? Dito kayo nagtatrabaho? Ako? Oo. Una man. So, sila ate dito, mga Pilipino din. Sila yan. Video ate, sa vlogs ka sa YouTube. Sila ate dito, mga Pilipino din. Yan. Kalain mo ano, ang daming Pilipino dito. So, halos karamihan. Sabi nila 50% daw dito, mga Pilipino. So, yan. Si Ate Liway at saka si Ate. Ako Ate Vicky, galing ka ako. Okay. Ay, Bisaya po dito? Bisaya kayo po doon. Gikan ko ano, gikan ko sa Mindanao, gikan po dito ni sa ano, sa Cebu. Ikaw? Oo. Ay, Cebu? Oo. Assign ako sa trabaho, sa work. Bisagasa lang? Hindi siya, galing Bicol. Bicol. Hello guys, nandito ako ngayon sa paana ng Friendship Bridge ng Koror Airay Estate. So nandito ako, kung nakita nyo nasa lagad ko. Yan yung Friendship Bridge. Kinawa ito between Palau and Japan project. Friendship Bridge.
So it's a public beach. So baba nito is public beach. Pwedeng maligo doon. Ganda. So the project for the construction of Japan Palau Friendship Bridge donated by the government of Japan as a token for friendship and blah blah. This bridge is okay. So public area to rito, anybody can come. Pwedeng maligo dito, pwede silang mag-recreation dito. Super ganda. Super beautiful. Yan. Diba? Welcome to Palau. Usually ang project namin is yung Palau International Airport. So yun yung prospect ano namin ngayon project. Kaya maybe next week makapunta ako doon for site visit. Oh, ayan guys, good morning. So Monday morning ngayon, gagala na naman tayo. Bihis lang ako guys, ha. O yan, nakabihis na ako. Punta tayo ngayon sa Koror para mag-inquire ng mga kailangan doon. Dito ako nag-ano kami ng sasakyan. Hanap ako ng sasakyan ng mura. Yan ito. So yung mga pwedeng magamit. So dito, kailangan mong ng sarili mong sasakyan, mag-rent kasi hindi gaano rito yung mga taxi. So kailangan mong mag-rent ng sarili mong sasakyan. Nandito ako ngayon sa lugar kung saan ay ito yung area na pagtatayuan namin ng barak. So binisita ko pero di pa to final. Yung area na to ay medyo maganda at saka malayo sa kabahayan. So ayan, kagagaling lang namin sa location kung saan ay yung barracks, sa worker barracks at saka yung warehouse. So kapapunta pa lang namin and ayan, pabalik na kami. Okay. So mga 2 kilometers from the airport lang ito. So guys, napadaan ako sa Long Island na park nila. Ito yung ano nila, ilog sa likod ko. Yan, ilog pa lang nila yan. So parang public beach dito pero nakaano siya sa kwan. Hey, what happened? Ilog pa lang yan guys. So, makita niya yung ginawa nila. Diba? What the fuck? Ganda. Isa ito sa attraction dito guys, Long Island Park guys. So kung mapupunta kayo dito sa Palau, this is one of the attraction here. You can visit here and enjoy and have some fun. So this is Palawan fruits. I don't know what kind of fruit is this. They kind of
They can be eight, can be 18 lah. Look at this. So ito yung airport sa likod ko. Dito kami mag ito yung possible na namin project. Thank you.